Praise the Lord. Let us open our Bible on Exodus 14 verse 15. Praise the Lord. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. Ayan. Ito yung aktual na nangyari sa buhay ng mga Israelites nung sila ay na-cornered sa dagat at saka doon sa mga Egyptian soldiers. Ito si Moses, masyado na siyang dispirited dahil ang mga tao panay sigaw. Moses, Moses, dito na ba kami mamamatay? Kasi palapit na ng palapit yung mga Egyptian soldiers. Tapos wala naman silang matakbuhan. Sabi nila, Moses, di ba nagsabi kami, pabayaan nyo na kami sa Egypt? Bakit nyo ba kami dinala dito para dito na kami mamatay? Dito na kami malibing? Ito si Moses. Kasi majority nagsigaw ng ganun. Miyak talaga si Moses. Grabing iyak niya. Hindi man lang naalaala ng Diyos sa mga tao na yan kung paano sila pinalaya sa Egypt by multiple of great miracles na ever, never nangyari sa mundo. Nandyan sa kanila yung unbelief. Hindi nila na-remember yung pangako ng Diyos. Hindi nila na-remember yung instruction ng Diyos. Hindi nila na-remember ang pangako ng Diyos sa kanilang mga parents. Kaya si Moses was so much affected. Iyak na lang si Moses. Pero ang Diyos, hindi niya tinitingnan ang mga negatibo na mga reaksyon ng mga walang pananampalataya sa Kanya. God will still fulfill His promise for the sake of Abraham. Praise the Lord! So anong sabi ng Diyos? And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Bakit ka umiiyak dito sa akin? Sabihin mo, ang mga anak ni Israel, that they go forward. Meaning to say, pag sinabi ng Diyos, go forward, He knows already what to do. Alam na niya anong gagawin niya. Kasi siya yung commander-in-chief ng people of God Israel. Katulad ba sa buhay natin? Siya yung commander-in-chief natin dito. Praise the Lord! Actually, pinahayag na yan ng Diyos. Anong gagawin niya? He has already His own plan. Planado na yan ng Diyos. Anong gagawin niya sa senaryo na yan? Kaya sabi niya, tell the children of Israel that they go forward. Anong plano ng Diyos pala? Hinayag yan ng Diyos. Kaya sa buhay natin, anumang mga hinahayag ng Diyos sa buhay natin, do not disregard, do not forget. Always remember. Para walang magpipigil sa atin to go forward. Praise the Lord! Because we are not led by ourselves. We are not led by human being, but we are led by the Creator of the universe, God, the Savior, Jesus Christ. So anong plano pala ng Diyos sa senaryo na yan? Why God say so? Tell the children of Israel that they go forward. May plano na ang Diyos. Basa. Exodus 14:1 hanggang 4. Praise the Lord. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pihahiroth, between Migdol and the sea, over against Baal-Ziphon.
before it shall ye encamp by the sea. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land, the wilderness hath shut them in. And I will harden Pharaoh's heart, that he shall follow after them, and I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord, and they did so. Yan. Itong binasa ngayon, chapter 14 pa rin. Pero ahead yan sa first verse natin. 15 yung verse na binasa natin, ito verse 1 hanggang 4. So before that statement, there was already proclamation of God in the ear of Moses and in the ears of the people of Israel. Ano yung proclamation ng Diyos? The Lord spake unto Moses, saying, speak unto the children of Israel, that they turn and encamp before Pihahirot, between Migdol and the sea, over against Baal Sipun, before it shall ye encamp by the sea. Ang Diyos naglagay sa kanila doon sa dagat, sa harapan ng dagat mismo. Planado na yan ang Diyos. For Pharaoh will say of the children of Israel, they are entangled in the land. God foretold, God is foretelling what will be the thought of Pharaoh. Kaya God knows what is the mind of the people ahead. Alam ng Diyos ano yung isip ng tao kahit sa unahan. They are entangled in the land. Yun ang kanyang informasyon na matatanggap. The wilderness hath shut them in. So nakaisip ngayon si King Pharaoh. Ngayon, iko-corner natin sila. Ngayon, mababalik natin sila dito sa Ehipto. Wala na silang matatakbuhan. Tapos sabi pa ng Diyos, I will harden Pharaoh's heart that he shall follow after them. I will be honored upon Pharaoh and upon all his host, that the Egyptians may know that I am the Lord. Para malaman nila lahat na ako ang Panginoon. And they did so. Ginawa nila. Pumunta sila doon sa Pihahirot between Migdol and the sea. Pumunta talaga sila doon. So God knows already what to do. While the people forgot His proclamation. Yan ang hirap ng mga tao noon. They are forgetful hearer of the word of God. So, anong nangyari? Anong sabi ni Moses? Bago siya umiyak sa Panginoon. May sinabi si Moses to encourage the children of Israel, para i-encourage yung children of Israel. Dahil si Moses, hindi niya malimutan anong sinabi ng Diyos. Praise the Lord! Ano ang sinabi ni Moses? Exodus 14, verse 14. Praise the Lord! The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Yes, the Lord shall fight for you. O, ibig sabihin yan, alam ni Moses, ano ang sinabi niya kay Moses na sasabihin ng mga tao na paparangalan niya ang kanyang pangalan sa harapan ng mga sundalo at sa harapan mismo ni Paraon na yan. I will honor my name before Egypt, before soldier, before the host of King Pharaoh. So alam na, na-get na ni Moses that God will fight for them. Praise the Lord! For their deliverance. So anong nangyari? After sinabihan niya na, okay, Moses, tell the people go forward. Then, itaas mo yung rod mo. Sabihin mo, dagat, mahati ka. You ask the sea to be divided
Pagturo ni Moses, mihangin na malakas, tumulak sa dagat. Parang dinaan ng malaking bulldozer yung tubig. Hangin ang ginamit. Nahati yung dagat. Tapos yung side by side, naging parang wall. Hindi sila makabalik each other. Naging highway, bigla. Then yung mga anak ng Diyos, go forward! Takbo sila. Sige. Samantalang yung Egyptian soldiers, hindi sila makaatraka kasi merong pillar of fire na nakaabang. Hindi sila maka-attack. Kontrolado ng Diyos ang kanilang movements. Nung nakita na ng Diyos na yung tail ng grupo ng children of Israel nandoon na sa other side, kinuha na ng Diyos yung hadlang. Tapos pinatigas niya yung puso ni King Pero. So, nag-command ngayon si King Pero, habulin niyo sila! Makukuha pa natin sila! Mababalik pa natin sila! Ngayon, habang 600 chariots ang ginamit, dami, nagtaka sila. Ang kanilang mga karwahe, bumagal ang takbo. Yung pala ang mga gulong nangatanggal. So naabiriya sila ngayon doon sa harapan ng dagat, di na sila makamove. Kahit anong gawin nila, di na sila makapunta sa other side. O kaya kung babalik man sila, kahit anong gawin nila, hindi na sila makamove forward. Kasi yung mga chariots nila, pinagtanggalan ng Diyos ng mga gulong. Natrap sila ngayon sa gitna ng dagat. So anong nasa isip ng mga soldiers? Kung ano yung sinabi ni Moses, the Lord shall fight for you. Yun di ang lumabas sa mga isip ng mga Egyptian soldiers na yan. Nung nalaman na nila na wala na silang kakayahan humabol, anong nasa isip nila? Basa, Exodus 14, 25. Praise the Lord. And took off their chariot wheels, that they drave them heavily, so that the Egyptians said, let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. Yan. Wala na. Dismayado na sila. Sabi nila, kasi tinanggalan ng mga gulong yung kanilang mga chariots. Ang bigat ng kanilang pag-drive. So sabi ng mga Egyptian, lumayas na tayo mula sa harapan ng mga Israel. For the Lord fighteth for them. Dahil ang Panginoon nakikibaka para sa kanila, laban sa atin. Exactly. Ano yung giproclaim ng Diyos kay Moses at nirepeat ni Moses sa harapan ng mga tao, that the Lord shall fight for them? Exactly the same words, the same thoughts came out from these soldiers dahil nakita na nila. Kahit anong gawin pa nila, wala talaga silang kakayahan until God fulfilled His word that I will do something in this event that they may know that I, the Lord. Basahin natin anong ginawa ng Diyos. Tinuloy ng Diyos. Basahin natin. Exodus 14, 27 and 28. Praise the Lord. And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his own strength when the morning appeared, and the Egyptians fled against it. And the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea, and the waters returned and covered the chariots and the horsemen and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. Yes. Lahat ng mga Egyptian soldiers who went into the sea, walang naka-escape sa kanila. Nung binalik na ng Diyos yung dagat into his normal situation, pinaturo na naman ng Diyos kay Moses,
over the sea. And the sea returned to his strength. Imagine yan. Ilang billion of gallons ang gihold ng Diyos para lang makadaan yung children of Israel. Nung binitawan ng Diyos yung strength that holding side by side, bah! Yung strength ng tubig na bumalik, yun ang naglunod sa lahat. Imagine that, how God is so strong to fight for His people. And He is strong to fight against their enemies. And the waters returned and covered the chariots, the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them. There remained not so much as one of them. Praise the Lord! Actually, before this happened, lumalabas na yan sa bibig ni Moses. Alam mo, paglingkod ka ng Diyos, yan ang buhay ni Pastor Samuel Gabre. Anong lalabas sa boses niya? As God is leading him, mangyari yan. Sino man mga alagad ng Diyos, na pag sila ay inudyukan ng Diyos kung anong sabihin, mangyayari yan. Diyan mo makikita whether he is servant of God or not. Praise the Lord! Sinabi na yan ni Moses eh, bago nangyari yan. Nangyari talaga. Kasi ang sinasabi ni Moses, ang siya rin sinasabi ng Diyos sa kanya. Basahin natin. Exodus 14:13. Praise the Lord. And Moses said unto the people, "Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever." Ayan. Sinabi na yun ni Moses. And Moses said unto the people, "Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. For he will show you today. The Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever." Patay sila lahat eh. Wala na talaga. Hindi na talaga sila nakita. Praise the Lord! Tulad niyang signal ko ni Lord Jesus sa atin, magawa tayo ng bigger church. Alam na ni Jesus anong gawin niya. Praise the Lord! Eh paano yan, Pastor? Kaya may mag-oppose? Let them oppose. God is not affected. He is looking to His promise to the faithful fathers. Praise the Lord! Hindi tumingin ang Diyos sa mga unbelieving, sa mga murmurer, sa mga complainer, sa mga opposition who oppose Moses, who oppose His proclamation, who oppose His revelation. Hindi siya nagbabasi doon. At if they do that against Him, they will become as nothing in His sight. Kaya lahat ng mga tao dito choked into their death, killed by fire, killed by sickness, nangamatay sila lahat sa wilderness. But still the promise of God was granted. Still the proclamation of God was fulfilled. Praise the Lord! Tulad niyan sa bigger church na yan. Di ba nagsabi na ako sa inyo, yung mismo ng mga members natin, marami silang panaginip, "Pastor, lumaki na yung simbahan natin." Kaya I started to telling you, mag-project tayo ng bigger church kasi merong pinapakita ang Diyos. Before anything will happen, God is showing it ahead of time. Because God knows, and He knows what to do. Praise the Lord! Ang gusto lang ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, forward by faith. Do not look on the financial. Binsan, mayroon pang isip, sa amin naman yan. Sa amin naman yan, ano ni Pastor Chito, sa amin, kami na naman. Ano? You are not the one. You're already bragging yourself. You're already
counting your own? No! Nagkamali ka. Let not Satan tempt you. Huwag natin gawin yan. You are provoking God after all. Praise the Lord. Pag hindi tayo binigyan ng Diyos ng lakas, pag hindi tayo binigyan ng Diyos ng buhay, pag hindi tayo binigyan ng Diyos ng isang kusing, walang wala tayo. So we are just so thankful because God is pouring His blessing, and that blessing must be proclaimed for the glory of God. And let us move on and move on as God is leading us what to do, without hesitation, without grudges, without doubt, ano pa mang mga bagay-bagay na nakikita natin ng mga negativity dito sa Bible. Let us go forward by faith. Praise the Lord! Actually, nangyari yung pagtawid nila ng Red Sea by faith yun. Dahil may nakita pa si Jesus doon na mayroong faith. Basahin natin. Hebrews 11:29. Praise the Lord. By faith, they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians, saying to do, were drowned. Maliwanag. By faith, they passed through the Red Sea and by dry land, which the Egyptians are saying, anong are saying? Trying, testing, defying. Anong nangyari? Namatay sila, napahamak sila. Huwag tayong matakot. If we are being defying, we are being defying by money, by budget, by allocated budget. Huwag tayong matakot dyan. God will do it. He will fight for us. He will provide for us. Ang gusto lang ni Jesus Christ sa atin, go forward by faith. Praise the Lord! Ganun. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Why God is showing this ahead before we got the finality of Revelation to go with this project? Why God did support this? Bakit sinusuportahan ito na klaseng proyekto? Because this is in regarding the work of the ministry. What is the work of the ministry? All saved must be preserved. All saved must continue. That fruit must remain. Praise the Lord! Eh kung wala tayong ganyan, pagbagrami na naman yung mga anak ng Diyos, saan natin sila ilalagay if God blessed them to come over here? If God permitted their heart's desire to come over here, unprepared na naman tayo? Nasumpungan na naman tayo na weak? When in fact there is already God's signal go? When in fact there is already God's revelations, dreams, visions. Praise the Lord. Go forward. Kaya lahat ng sinasabi ko dito, sinasabi ko na sa inyo, I'm not talking here, speaking before you on my own way. I am always basing on what Jesus is revealing to all of us. Like Moses. Why Moses say so? The Lord shall fight for you because God spoke it. Praise the Lord! Why Moses say so? These Egyptian soldiers that you have seen, they shall see them no more forever. Because God say so. Praise the Lord! O bakit tayo nagsasabi na mayroon tayong project na big church? Because God revealed. God say so. Believe it. Now, if Satan attack you, ilagay nang sa isip niyo na, bigkasyon na naman yan, pera na naman yan, tayo naman ang mag-abaga niyan. Ano kayo?
Di nyo alam anong word of God? Are you sufficient for your own? Is not our sufficiency is of God? Praise the Lord! Ayaw nyo pa yan, magamit kayo ng Diyos. Ano ba objective natin? Di ba para ibigay natin ang buo natin sa Diyos? And yet you are idolizing yourself, preventing something that is due to God by the deception of Satan. Eh, lahat ng mga tao dito sa Bible ng mga Israelites, pinatay lahat ng Diyos yan because their spirit is not right in the eyes of God. They are not confirming the promises of God. They are not conforming. Dapat mag-conform ka lang. Maniwala ka lang. Magpagamit ka lang. Sumunod ka lang sa Diyos. Praise the Lord! Diyan mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Super. Grabe yung strength ng Diyos. Tanungin mo yung mga engineers diyan. How strong is the strength that did prevent that volume of water both sides so that there will be instant highway in the midst of the sea? Iko-compute nila yan. Hindi yan basta-basta. That is how God is so strong. That is how God, how rich is He to provide everything sa lahat ng ating pangangailangan. Praise the Lord! Ang liit lang ng simbahan na yan. Alam mo, itatayo natin dyan. Ang liit lang yan. What if, kung wala na ako, wala na kami mga nauna, magpatuloy, maindigan mga anak ng Diyos, rarami ang mga anak ng Diyos, do you think God will not do greater church to accommodate them? Of course, He will do. He will take care of His children. Because God doesn't want that any of us shall perish, but all must be preserved. Praise the Lord! And how God did preserve us? By the sanctuary, by the church, by the temple. Dahil dito yung presence niya. Dito yung word of God niya. Dito yung glory niya. Dito yung pangako niya, covenant niya. How God was built, or how the temple was built per God's order. Build temple and let the Ark of the Covenant to be in. Let the good vessels to be in. Anong meaning dyan? Nandyan ang promises ng Diyos sa temple. Nandyan yung mga malilinis na mga ginagamit ng Diyos, vessel niya, para magsalita ng kanyang salita. Praise the Lord! Ngayon, nasigundahan na naman sa crossing of the Jordan. Isa na naman itong proof what God proclaimed, it will surely come. Mangyayari talaga yan. Basahin natin. Ang pag-cross nila sa Jordan was already foretold many years ago before it happened. Basa, Deuteronomy 9:1-3. Praise the Lord. Hear, O Israel, thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven, a people great and tall, the children of the Anakims, whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, who can stand before the children of Anak? Understand therefore this day, that the Lord thy God is He which goeth over before thee. As a consuming fire, He shall destroy them, and He shall bring them down before thy face. So shalt thou drive them out and destroy them quickly, as the Lord had said unto thee. Ganon. Kung ang crossing the Red Sea, God has already planned and proclaimed it to the ear of Moses, and Moses asked by God to proclaim it before the ears of the people of Israel. And it was done
perfectly. Ganon din ang crossing of the Jordan. God proclaimed it ahead. Kasi nangyari yan. There are how many chapters of Deuteronomy? Let's say 34, more or less. Ito, 9 pa lang ito, na-proclaim na. There are how many events already are performed, was done before the crossing of the Jordan River. Pero na-proclaim na yan noon ng Diyos pa. Hear, O Israel, thou art to pass over Jordan this day, to go in to possess nations greater and mightier than thyself, cities great and fenced up to heaven, a people great and tall, the children of Anakim, whom thou knowest, and of whom thou hast heard say, who can understand before the children, who can stand before the children of anak. Narinig na lang nila ito kasi patay na yung mga ano eh, unang generation eh. Understand therefore this day that the Lord thy God is He which goeth over before you. Siya yung mangunguna. You know, inawit kanina, I was so touched. I don't know about tomorrow, but I know who holds tomorrow. And I know who holds my hand. Yan ang pinaka the best. Siya yung mangunguna sa atin. As a consuming fire, He shall destroy them. And He shall bring them down before thy face, so shalt thou drive them out and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee. Praise the Lord! Di ba? Matagal na yan. Tapos, anong ginawa ng Diyos? After how many years? Nung palapit na ng palapit ang fulfillment ng pag-cross nila sa Jordan, binalik. Ni-review niya kay Moses. Moses, proclaim these words. Basahin natin. Deuteronomy 31 na tayo. Mula tayo sa chapter 9, dito na tayo sa 31. 1 hanggang 3. Praise the Lord. And Moses went and spake these words unto all Israel. And he said unto them, I am 120 years old this day. I can no more go out and come in. Also the Lord had said unto me, Thou shalt not go over this Jordan. The Lord thy God, He will go over before thee, and He will destroy these nations from before thee, and thou shalt possess them. And Joshua, he shall go over before thee, as the Lord had said. Yan. As the Lord hath said. So si Moses, sinasabi niya lang, as the Lord hath said. God had said in the chapter 9 of Deuteronomy, and Moses again had said the same words. Nadagdagan lang yung sabi ng Diyos sa kanya, I will not let you cross Jordan. And diyan ka lang sa Mount Pisgah. I will just let you behold the land of promise. But I will let someone to lead them. Tell Joshua. Tinan mo, God is the God of order, and God never leave His people without someone that will lead them. Praise the Lord! Ganun man yan. After isang leader, pag makuha na, kinuha na ni Lord Jesus, God will give a leader. It was not Moses who did provide it. It is God who provide it. And the Lord thy God, He will go over before you. He will destroy the nations from before you. And thou shalt possess them. And Joshua, he shall go over before thee, as the Lord hath said. Praise the Lord! Siya lahat. After kay Pastor Samuel Gabre, nandiyan man yan si Brother Nonoy Nadira, na naginip ang mama niya na si Pastor nasa kabaong, hindi niya pa alam na kinuha na pala ni Lord Jesus. Bumangon si Pastor at nagsalita, Chito, come here. I'm not promoting myself here. I'm not bragging.
I'm not introducing myself before you. It is God who introduced me to you if you believe God. If you believe the God who called Pastor Samuel Agabre, you should believe the same God who made, proclaim, sino ipapalit niya kay Pastor Samuel Agabre. Praise the Lord! What for magpabilib ako sa inyo? Wala naman ako ikabubuga. Rejected nga ako ninyo nung nauna akong na-assign dito. I'm nothing. But shall we forget what God hath made? Shall we disregard what God hath made? Nung nandito pa ang katawan ni Pastor Samuel Agabre, anong nakita sa vision? Sa katawan niya. Kayo, Davao congregation, kayo nagsabi sa akin yan. Bakit ko ito binabalik-balik? Gusto lang ng Diyos i-streamline ang pag-go forward natin. Praise the Lord! Praise the Lord. Hindi ko ito binabalik-balik dahil insecure. Bakit ako may insecure? Ako ba nagsabi kay Ma'am Nadera? Ma'am Nadera, itong sabihin mo, may panaginip ka na ganito. Ako ba nagsabi kay Pastor Dodong? Ako ba nagsabi kay Sister Helen? Ganito ang revelation? Para ako may insecure? No, no need for me to be insecure. Or else, if I will not obey God, ako naman ang papaluin ng Diyos. Eh, tinaman mo si Moses who are trying to refuse. Diba sabi niya? Gagawin kitang pipi. Gagawin kitang... Hindi natakot si Moses. Si Pastor, nung trying siya nag-refuse, diba papatayin siya? O, alam niyo lang yung feeling ko. Dapat alam niyo yan. What if sa inyo yan nangyari? Praise the Lord! Oh, so therefore, bakit sinulat pa ito that God had said to Moses, Joshua will lead them? Of course, God is the God of order. And He will decide who is the person will lead His people. Siya yung mag-design. Siya yung may-ari ng company. Siya yung may-ari ng mundo eh. Siya yung may-ari ng... Siya yung lahat eh. So siya yung mag-design. Sino ilagay niya? Praise the Lord! So anong ginawa ni Diyos, ani Moses? Basahin natin. Deuteronomy 31, 7 and 8. Praise the Lord! And Moses called unto Joshua and said unto him in the sight of all Israel, Be strong and of a good courage, for thou must go with this people unto the land which the Lord hath sworn unto their fathers to give them, and thou shalt cause them to inherit it. And the Lord, He it is that doth go before thee. He will be with thee, He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Yan. Ito na yung instruction ni Moses kay Joshua. And Moses called unto Joshua and said unto him, In the sight of all Israel, be strong and of good courage. Bakit? Alam ni Moses anong klaseng espiritu ang mga people of Israel. Kaya binalaan niya si Moses. Moses, ikaw ang tatayo in my place. Magpakatapang ka ng husto. Kasi marami kang ma-experience. Totoo man yan. Be strong and be of good courage. Lalo't na malaki ang challenge na binibigay ng Diyos sa kanya. Kasi it is about possessing the land of promise of God. And to possess it, it's not uneasy. Because they will be facing cities, fence, up to heaven. Imagine that, yung mga cities na i-atake nila, fence up to heaven ang kanilang, ang tataas ng mga fence, hindi basta-basta. Remember Jericho?
the wall of Jericho. Tapos yung mga anakims, mga anaks, mga giants yan. Hindi basta-basta, malalaki. Kaya huwag tayong magtaka. Bakit naging greater yung hinaharap natin ng mga mission, ng mga projects? Of course. Because God is great. Praise the Lord. He is not cheap. Hindi siya cheap. Great ang Diyos natin. And He performs great things. Praise the Lord. Praise the Lord. Eh, sayang lang yung Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee and show you great. Tandaan mo yan. Tandaan natin yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Huwag tayong matakot. It doesn't matter how much the amount will appear. Kung anong sabihin ng mga engineers natin, magkano, huwag kang matakot. God gave us the privilege to call. And He will give us and show us great. Greater than the projects. And mighty things. Praise the Lord. Mighty things, ibig sabihin niyan, God will make us mighty than everything we are facing. And the Lord, He, it is that go before you. Ang Panginoon ang mangunguna sa inyo. He will be with you. Yan ang pinaka the best na ating dapat ikasaya. Sasama siya sa atin. He will not fail you, neither forsake you. Fear not, neither be dismayed. Eh, huwag tayong manghina. Kaya, alam mo kung kahit anong mga pagsubok sa part ko lang, ha? Ito lang, dito lang ako humahawak. Chito, huwag kang madismayed. Be strong, be of good courage. I will fulfill my promise to your mentor. I will fulfill my promise to my people, Abraham. Yun lang hinahawakan ko dito, wala nang iba. And I go forward. And those who will join me, let us go forward. Praise the Lord! Nobody can stop this. Nobody can prevent this. No negativity can destroy what God has revealed, what God has spoken according to His plan. Among His people, among His servants, among His called. So, finally, ang Panginoon na mismo nagbigay kay Moses, anong gawin? Basa. Deuteronomy 31:14. Praise the Lord. And the Lord said unto Moses, Behold, thy days approach that thou must die. Call Joshua and present yourselves in the tabernacle of the congregation, that I may give him a charge. And Moses and Joshua went and presented themselves in the tabernacle of the congregation. Yan, ito na yung tinatawag na turnover. Turnover from Moses to Joshua. Sino ang nagpagitna? Sino ang nag-organize? Sino ang organizer? Ang Diyos. And the Lord said unto Moses, Behold, thy days approach that thou must die. Naalala niyo yung vision ni Pastor Francis Diala kay Sister Emma? Sabihin ko raw kay Sister Emma, maghanda na siya kay kukunin na siya ni Jesus. Di ba, nagluhod kagad ako doon sa Canada, Lord, wag muna. Sino ang kinuha? Nauna pa yung nag-vision. Nagmurmur eh. Lumabas mismo sa bibig ng misis niya. Ayaw na doon na niya mag-vision, kaya dami daw nag-ask ng vision. Di ba, Sister Tracy, nagmurmur siya, no? Huwag tayong mag-play dito ng ano. Don't play game here. We are in the presence of God. Praise the Lord! Oh, di ba, na-preserve Star Emma, granted. Sino ditong tumatayo between God and disobedient people? Di ba si Moses? Anong pinipray ni Moses? Lord, huwag mo silang patayin. Di ba, hindi sila pinatay lahat ng Diyos? Praise the Lord! God listens. Nakikinig ang Diyos.
And He knows what we uttered. Saan nagbabase ang Diyos? Bakit sinakal niya yung mga taong, mga tao noon? Nagbase siya sa mga lumalabas sa bibig. Kaya be careful. Kaya sabi ko, at hindi. Don't play game here. Mag-ingat tayo sa ating mga salita. Praise the Lord. So, ito na yung turnover. And the Lord said unto Moses, behold, thy days approach that thou must die. Prangkaan Diyos. Malapit ka ng mamamatay, Moses. And whithersoever thou sendest us. Ano? And the Lord said unto Moses, behold, thy days approach that thou must die. Call Joshua. Si Joshua ang pinatawag ng Diyos. It was God who chose Joshua. And He asked Moses, call Joshua. And present yourselves in the tabernacle, in the congregation. I-present ninyo ang inyong mga sarili, Joshua and you. Ibig sabihin yan, sabihin mo sa kanila, malapit na akong kunin ang Panginoon. Nagsabi ang Panginoon sa akin, I call Joshua and Joshua will lead you. Maliwanag. Dito. Nagkaroon ba tayo ng confusion dito? Since from the beginning? Wala. Mapalad nga tayo eh. Order ang Diyos eh. Praise the Lord. God is the God of order. He is not the God of confusion. And no need to be confused. Or else, you doubted. Then, that I may give him a charge. Sige, ipresentar niyo yung sarili ninyo, Joshua and Moses, in the tabernacle, sa harapan ng mga kongregasyon. At i-charge ko. Bigyan ko siya ng charge, bigyan ko siya ng order. And Moses and Joshua went. Sumunod talaga sila. And presented themselves in the tabernacle of the congregation. Yun na, si Joshua na ang ginamit ng Diyos. Bakit naging successful ang pag-possess nila sa land of promise? Why it was successful? Was it successful? Yes. Why? Because they were able to divide the land among all tribes of Israel successfully. It doesn't matter how great. It doesn't matter how mighty, it doesn't matter how many are the inhabitants of it. Once God will decide to eradicate them and to kick them out, wala silang magawa eh. Ang owner eh, ang may-ari ng sanglibutan, ang may ano niyan eh. Decision niyan eh. Praise the Lord. Kaya mag-careful tayo sa Diyos, kasi kung ang Diyos ang mag-decide sa atin, delikado tayo. Pag hindi tayo mag-behave sa Kanya, baka mag-decide siya sa atin, ikapahamak natin. Who decide ipahamak si Lucifer? God. Who decide ipahamak, i-kick out sa paradise si Adam and Eve? God. Who decide to flood the whole earth? God. Siya lahat yan. Naging successful ang pag-possess nila sa land of promise because the people of God did cooperate with Joshua. Nag-cooperate yung mga tao kay Joshua. Praise the Lord. Basahin natin yan. Joshua 1:16 and 17. Ano ang sinabi after na turnover na kay Joshua? Praise the Lord. And they answered Joshua, saying, all that thou commandest us, we will do. And whithersoever thou sendest us, we will go. According as we hearkened unto Moses in all things, so will we hearken unto thee. Only the Lord thy God be with thee, as He was with Moses. Tingnan mo yan. Anong sagot nila kay Joshua? And they answered Joshua, saying, all that thou commandest us, we will do. And whithersoever thou sendest us, we will go. Wala silang oppose.
Wala silang ano, doubt. Praise the Lord. Because God did so. Ang Diyos ang gumawa niyan eh. So these are the godly people. Because they believe God, they believe Moses, they believe Joshua, which God choose to stand and lead them. Pag hindi ka naniwala kay Moses, you are ungodly. Kaya nga sabi ni Jesus, he that believeth me, believeth him who sent me. If you do not believe Moses, you don't believe God. Because Moses sent by God. If you don't believe Joshua, you don't believe God. Because God who sent Joshua. O di lumabas sa sinabi ni Jesus, he that believeth me, believeth him that sent me. Praise the Lord. So nag-support yung mga tao. According as we hearkened unto Moses in all things. Kasi in-endorse na ni Moses sa mga tao eh. Narinig nila lahat kay Moses yan. So we will hearken unto you. Makikinig din kami sa iyo. Only the Lord thy God be with thee. Basta, sasamahan ka lang ng Diyos. Anong ibig sabihin ng mga tao? Huwag ka lang mag-disobey. Nahihiwalayan ka ng Diyos. Hindi na kami susunod sa inyo. Ganon. Totoo man yan. Bakit tayo magsunod sa hindi nag-obey? Bakit magsunod tayo sa iniwanan na ng Diyos? Huwag ka magsunod doon. And he was with, as he was with Moses. Praise the Lord. So, therefore, let us go forward. Ano mang ipagawa ng Diyos sa atin. Huwag tayong madaling makilos, huwag tayong madaling madiscourage, huwag tayong madaling mag-alinlangan, huwag. Tayuan natin ang Diyos na nag-organize sa atin. Praise the Lord. We are not organized by ourselves, by ourselves. We are organized by the Creator of the universe. Ganun ang ating dapat tayuan natin. Ang Diyos who called Pastor Samuel Gabre and who put someone after him. And if God will take up the one after Pastor Samuel Gabre, then God will install whom he will. Praise the Lord. Last verse. Nangyari din yan kay Moses. Hindi naman lahat nagrebelde eh. Meron ding sumuporta kay Moses. Basa. Deuteronomy 5:27. Praise the Lord. Go thou near and hear all that the Lord our God shall say, and speak thou unto us all that the Lord our God shall speak unto thee, and we will hear it and do it. Yan. Go thou near. Si Moses ang sinasabihan ng mga tao. In here, all that the Lord our God shall say. Pakinggan mo ng husto, anong sasabihin ng Diyos sa iyo. And speak thou, sabihin mo, unto us, sabihin mo sa amin, lahat, anong sinasabi ng Diyos sa iyo. Kami makikinig at gagawa. Support sila. And I believe, those who went in the land of promise, who proclaim their submission and obedience to Joshua, these are the people who supported Moses. They never change. Praise the Lord. Kaya lahat tayo are being given opportunity to be godly and to be obedient. At dyan natin makikita ang wonderful works of God. Hindi pa tayo pinapagkatiwalaan ng Diyos ng malalaking bagay. Hindi pa. Hindi pa tayo dumarating dyan. Itinitingnan pa ang Diyos talaga sa atin. Praise the Lord. Kaya, let us like as pure gold. As the Lord is trying us, we shall appear as pure gold. Para maging valuable tayo sa harapan ng Diyos. At lalo pa niya tayong papagkatiwalaan. Ano yung gusto niyang ipagkatiwala?
Lalo niya ipapagawa sa atin. Ano yung gustong ipapagawa niya sa atin? Basta importante, let's go forward by faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.